natin yung passport. Passport, type nila yung sa Google, yung passport appointment Philippines. Yan, tignan natin. Type na yung schedule of appointment. Yan, makikita na niyo dyan. Sa inyo na yung important. Terms and conditions. Tapos nasa baba, may makikita kayo dyan. Checkan niyo yung box doon. Tapos start individual appointment. So, okay nyo lang yung sa taas. Yung nasa taas na ano, click nyo lang yung okay. Okay na. Next page. Click nyo lang din yan. Okay lang din. May available na February and April 2019. So, click nyo lang yung okay. Next to Windows tayo. Ito na, no? Individual appointment. Asia Pacific. Yes, region. Country, Philippines. Tapos yung lugar, DFA Manila. Ano nila yung DFA Manila? DFA Manila, Asiana. Scroll down. Pindutin nyo lang uli yung next sa baba. Holding. Ayan, individual appointment. Ito na po yung date and time. Yung green, yung naka-highlights, yung po yung available na schedule. Yung mga hindi naka-highlights, ibig sabihin po niyan ay occupied na po yan. So doon lang kayo mamimili sa green. I-click nyo lang dyan kung kailan kayo po pwede based sa time and schedule nyo. Ako, sample lang, no? Piliin ko lang yung 28. Kasi siya yung nakakuli green. Pag-click nyo na yan, ilalabas doon yung time. Nung February 28, kung ano si kung sa pumunta. Yung mga not available, yung mga hindi na available yan. Kung yung available, yun lang yung pwede nyong piliin. Based uli yan, kung anong oras kayo available, kung anong oras nyo gusto pumunta. So, yun lang yung pagpipilihan nyo. Tapos click nyo yung I'm not a robot. Nagpapatunay yun na hindi nga kayo robot. Tapos click nyo link next. Yan. Personal appointment yan tayo. Phone number. Mobile number. Importante po yan. Kailangan ipipila pa nyo yan. Kumari 0191 223 0987. Email address. Importante yan, email address. Diyan, importante po yan kasi dyan po sila magre-reply sa email nyo. Type nila. Kasi mag-i-email back sila sa inyo para sa schedule nyo. Confirmation ng schedule nyo. Kaya importante po yung email na yan. Kaya may confirmation yan. Tapos, confirm email address. Confirm nyo lang yung email address nyo. Kailangan tama po siya para hindi kayo magka-problema. Last name. Sa akin, Sugatan. Next. First name. Tatayin nyo rin po yan. Middle name. Date of birth. Pili lang kayo dyan, ha? Araw, month, anong araw, anong year. Kayo pinanganak. Anong year kayo pinanganak. Top. Yan.
Tapos, civil status, single or married. Legitimate. Type nyo yung birth. Kung hindi kasal yung magulang nyo, illegitimate child kayo. Next. Personal information pa rin tayo. Oh, mali ah. Pinaulit sa akin. Yung place of birth ko, mali. Okay, ganyan po yung mangyayari kapag hindi nyo na-type ng maayos yung form na yun nyo. Papaulit sa inyo. Ibig sabihin may error doon. So, ulitin ko ulit. Email ad, type ng email ad. Pag hindi tama-tama yung email nyo, paulit-paulitin sa inyo yun. Bali, pag nagkamali kayo, mag-highlight yung box. Tapos paparetype ulit sa inyo. Kung ano yung mali sa inyo, ipaparetype sa inyo. City Municipality, Cavite. Click nyo lang yung next. Tapos yan. Family information na tayo ngayon. Last name. Last name ng father nyo. Last name ng father nyo, ha? Hindi last. First name ng father nyo. Middle name ng father nyo. Tapos citizenship, siyempre. Mother, ganun din ha. Last name, tapos first name ng mother nyo. Tapos middle initial niya. Yan po yung dalaga po siya. Middle initial ng dalaga po siya. Last name ng dalaga po siya. Bali, last name ng dalaga po siya. Country, Philippines. Tapos, next ulit. Oh, spouse. Spouse, kung asawa nyo, itatype mo yung ano ng asawa nyo. Last name, first name, then middle initial, middle name. Click next. Tapos application type. Pili ko new, renewal or loss. First time kayo, new. Kung nakakuna kayo, renewal. Pag nawala nyo, kailangan nyo ng affidavit of loss. Passport number. Tapos date man ng issuing ng passport, tapos year. Pipila pa nyo lahat yan, ha? Citizenship. Passport holder, emergency contact person, contact number. Importante yung pilapan nyo yung contact number. Tapos ito naman, sinasabi lang dyan, magdala kayo ng proper documents nyo, birth certificate nyo, or pwede ring marriage contract. Kailangan nyo ng support documents para dyan. Yan ang sinasabi ng note. Tapos, type nyo application type, new. Subukan naman natin itong new, ha.
Tapos select Philippines, birth, citizenship, foreign holder, passport holder, no? Kasi naturalized Filipino po tayo. Emergency contact person, kahit sinong contact person na ilagay nyo, tapos ilagay nyo lang yung phone number niya. So, click nyo next. Complete address, ilagay po natin ng tama yung complete address natin. Sample, ayan. City, kung nari Caloocan, province, Metro Manila. Occupation, lagay po natin yung occupation ha. Tapos office number. Tapos office address. Click po natin yung next. Double check po natin lahat ng information. Lahat po yan na pinilapan. Tapos kung ayan po sa pinakababa yung date, tsaka yung time, tsaka yung place na inyong pinili sa appointment schedule. Tapos click nyo lang yung I'm not a robot. Ayan, tapos papipiliin nyo ulit kayo ng photos, select nyo lang. Next. Basahin nyo po yan, mahalaga po yan, yung mga information na yan. Tapos, check nyo lang, then confirm. Ayan na po, no? Bali, na nakabook na po kayo yan. Tapos, click nyo po yan. Open. Ayan po, makikita nyo po dyan yung appointment code. Tapos mag-boss po ulit kayo ng another windows. Open yung email nyo. Ayan po yung email nyo. Ayan po yung message ng DFA sa inyo. Open nyo po yan. Ayan po yung makikita nyo po dyan yung appointment code nyo. Tapos click nyo po yung maliit na here na yan, yung naka-highlights na yan. Right click, open. Tapos i-paste nyo po dyan sa bar. Yan, i-paste nyo po dyan. Highlight nyo yan. Ayan po yung code nyo. Tapos dyan nyo po i-paste sa bar. Yan. Ayan po, naka-paste na po. Tapos email address. Tapos I'm not a robot ulit. Papipiliin ulit kayo dyan. Select nyo lang kung ano yung pinapagawa sa inyo. Check nyo lang yung ano, image na pinapa-check sa inyo para ma-confirm na hindi kayo robot. The next. Ayan na po. Bali, nandiyan na po lahat yan. Ha? Ipapiprint nyo po yan. Papiprint nyo po yan para dadalhin nyo po yan sa DFA mismo. Pakikita nyo po yan na kayo po ay may appointment para kumuha ng passport. Ayan po. I-download nyo po yung form. Yan. I-download nyo yung form pero huwag nyo po siyang pipilapan. Pipilapan nyo po siya pag nandoon na kayo sa loob ng DFA, sa harap mismo ng nag-aayos doon. Doon nyo po siya pipilapan. Hindi nyo po siya pwedeng pilapan sa labas ng DFA. So, ulitin ko lang po. Ida-download nyo lang po yung form at dadalhin nyo po yun. Tapos, appointment. Ayan po. Download form, yung sinabi ko sa inyo. Cancel appointment yung una. Kung gusto nyo mag-cancel ng appointment, pwede nyo po i-cancel. Pwede rin po kayo mag-reschedule. Kung gusto nyo.
Tapos payment, pwede rin kayo mag-payment dyan. Kaso ngayon, under construction ng payment, so hindi po pwede, no?